Nawala na ba po kayo? Baka siguro sabihin niya, Father, nawala na po ako minsan sa sarili ko. Abay, bakit? San po napunta ang inyong sarili? May sarili bang utak ang inyong sarili para hindi niyo makita? Minsan, nawawala po tayo. Nawawala tayo sa paningin ng Diyos. May hinahanap po rin tayo, hindi rin natin makita. Minsan, lumalayo rin po tayo sa Diyos. At minsan, tinatanong natin ang Diyos, nasaan ka? Lord, nasaan ka? Bakit hindi kita maramdaman? Ngayon po mga ganong pagtatanong sa atin, ay marami na rin po akong narinig na ganon. Na pag minsan, may lalapit lang sa akin, Father, parang hindi ko maramdaman ang Diyos. Parang walang Diyos. Kaya kine-question ko na. Kadalasan po mga bata. Kadalasan po mga estudyante. Ngayon ang tanong ko, naghanap ka ba? Hinanap mo ba ang Diyos? Baka po kasi hindi mo siya makita dahil hindi mo rin siya hinahanap. Dahil ang Diyos, nandyan lang po siya. Pag tinanong niyo, Father, nasaan? Tignan niyo po ang inyong sarili. Dapat nasa atin ang Diyos. Dapat ang Diyos ay nananahan sa atin. Dapat ang Diyos ay nasa puso natin. Pero baka sa sobrang dami nating iniisip, baka sa sobrang bigat ng ating dinadala, natatabunan na ang Diyos nitong mga ito. Kaya po mga kapatid, in our gospel for today, maiintindihan po natin ang naramdaman ni Maria nung siya'y hindi niya makita ang ating Panginoong Hesukristo. Siyempre po, bilang isang ina, bilang isang magulang, kasama na si ang kanyang asawa na si Joseph, ilang araw po silang naghanap. Di ba nga po, mawalay lang sa inyo ang iyong mahal sa buhay, mahirap na, lumayo ka dun sa isang taong importante sa iyo, parang kulang na ang buhay mo. Paano pa kaya kung ang ating Panginoon ang lumayo? Kaya po mga kapatid, alam ko, hindi naman madali ang buhay. Marami tayong iniisip, marami tayong dapat pagtuunan ng pansin. Pero sana po, kapag nararamdaman natin na feeling natin wala na ang Diyos sa ating buhay, baka po nalilimutan natin kung saan natin siya dapat makita. Dapat nasa puso natin ang ating Panginoong Diyos. Dapat bilang isang templo ng Espiritu Santo, dapat ang Diyos ay nasa atin. Kaya po pag hinahanap natin ang Diyos, sabihin po natin, Lord, paramdam ka naman, baka naman kasi nandyan ka lang. Pero baka sabihin naman si Lord, alam mo kung nasaan ako. Katulad ng pagsasabi niya nung tinanong niya sa ating ni Maria kung bakit ginawa niya yon. Ang sabi niya, bakit mo ako hinahanap? Alam mo naman kung nasaan ako. Ako'y nasa bahay ng aking Panginoon. Tayo, bilang isang mga binyagan, dapat nasa sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat nandito na sa puso natin na kung saan kahit anong mangyari sa ating buhay, alam natin na merong kapayapaan sa atin dahil ang ating Panginoon ay nasa atin, dahil ang ating Panginoon ay nasa puso natin. Kaya nga napakaganda ng ating responsorial psalm. Sabi nga, in you, Lord, I have found my peace. Kaya po kung ikaw ay nawawala sa sarili, kung ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, baka hindi mo lang kasi nararamdaman o nakakalimutan mo na o hinahanap mo na ang Diyos. Baka natabunan na po siya ng ating mga dalahid. Kaya mga kapatid, I hope that we can find our peace with the Lord na dapat nasa puso natin, na dapat daladala natin dahil ang Diyos ay laging nasa atin.